si Joe Caritero yung update natin sa mga estudyante at magulang tungkol dito sa refund na hinahabol nila sa Colegio de San Lorenzo sa Quezon City na bigla pong nagsara. Joe, good morning. Anong latest dyan? Magandang umaga, kabayan. Tuloy-tuloy na nga ang pagproseso ng pamunuan ng Colegio de San Lorenzo sa tuition refund ng mga estudyante kaugnay ng pagsasara ng paaralan. Sa ipinalabas na anunsyo ng Schools Board of Trustees, nakanda na ang mga cheque para maklaim ng mga estudyante. Pwedeng kunin ang mga cheque simula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Sa ngayon, may ilan ng magulang at estudyante na narito para mag-claim ng cheque. Pero kumpara noong mga nakaraang linggo, konti na lang ang mga pumupunta dito ngayon, kabayan. Paisa-isa ang nakita natin na pumasok na sa loob ng school building para pumunta doon kung saan kiniklaim yung cheque para sa kanilang mga para sa kanila. Wala pa tayo, kabayan, na makausap na school personnel sa ngayon kaya hindi pa natin makuha ang data kung ilan na ang mga estudyante na nabigyan ng tuition refund. Samantala, sa ipinalabas na statement ng pamunuan ng Colegio de San Lorenzo, bukod sa pagtulong sa mga estudyante na makalipat ng paaralan, nakikipag-ugnay na rin ang pamunuan ng CDSL sa Department of Labor para matulungan ang nasa 100 teaching at non-teaching staff na nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng eskwelahan. May ilan tayong nakausap dito ang mga empleyado, kabayan, na aminadong labi silang apektado ng pagsasara ng eskwelahan. Isa sa mga nakausap ko, nasa 4 na taon na rin na nagtatrabaho dito at ngayon wala pa siyang malilipatan. Bukod, kabayan, sa mga empleyado, apektado rin ang pagsasara ang mga nagtitinda at may kainan sa labasan ng paaralan. Marami kasi silang mga customer na estudyante. Umaasa sana sila na maraming customer ngayon na may face-to-face classes na. Pero nga, dahil sa pagsasara ng eskwelahan ay mawawalan sila ng dagdag na kita. Bukas naman, kabayan, ang opisina ng CDSL hanggang sa September 20. Kabayan. Maraming, ewan ko lang ha. Napakalaki pala yung building na yan. Kung titingnan mo, napakahaba. Napakaraming gate. Kailan ba ako dumaan dyan? Ang daming gate. Pero ang problema niya, wala palang building permit dyan. Sabi ni Mayor Joy, ang tanong dyan, bakit dyan nakapag-operate? Anong ginagawa ng mga building officials ng Quezon City? At ang isa pang matindi dyan, ay yan palang gusali na yan, ay nakapatong sa creek. Kaya nagiging dahilan ng baha dahil hinaharang nila. So, yan ba'y walang pahayag pa ang management? Wala pa tayo nakukuha ang pahayag, kabayan. Sinubukan nating tawagan yung pinapa-coordinate sa media personnel na pumupunta dito pero wala pang tugon na binibigay sa atin, kabayan. So, yan ang aalamin natin, kabayan, sa yung mga nire-raise na mga issue tungkol dito sa eskwelahan. Maraming salamat si Joe Caritero.